Magandang araw sa ating lahat. Ako si Randy Noblesa ng Marinduque State College. At maliban sa ako yung director ng MSC Sentro ng Wika at Kultura at tagapag-ugnay ng Graduate Diploma in Cultural Education sa Rehiyong Mimoropa, tayo din ay naatasan maging Area Coordinator ng Book Nook Marinduque. So para sa mga detalye, ay hayaan niyo ako na magbahagi ng ilang slides para sa kabatiran ng ating mga kaibigan at mga taga-suporta ng Book Nook. So nais kong ibahagi ang ating mga plano sa mga susunod na araw, linggo at buwan. At ngayon, Setyembre, ay inaasahan natin na mailunsad na natin ang ating Book Nook Marinduque sa Barangay Kapayan, Mugpog Marinduque sa MSC Extramural Study Center. Ang Book Nook ay inisiyatiba ng National Book Development Board o NBDB para ipakita ang mga Pilipino may akda at ang kanilang mga libro at makapagtayo tayo ng mga ligtas at mga friendly reading spaces mula sa mga isla ng Batangas hanggang sa Tawi-Tawi. So ito ang ating ambag para sa pagsasabansa at pagsasakapangyarihan ng ating mga katutubong mga kababayan at mga vulnerable mga komunidad. So yung Book Nook ay hindi lang espasyo, kundi ito ay mapagkukunan din natin ng iba't ibang resources. So para sa mga bata, para sa mga magulang at para sa mga guro, maging sa mga mananaliksik din. So bilang karagdagan, ayon sa FAQ o Frequently Asked Questions ng NBDB, ang Book Nook ay isang flagship na programa ng National Book Development Board o NBDB para makapaghatid ng ligtas at friendly na mga espasyo para sa mga nagbabasa o community ng mga readers. At ganun din, ang proyekto na to ay naglalayo na masitiyak at masigurado ng ating mga mambabasa ay mayroong access sa mga dekalidad na mga libro sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan at pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga non-governmental na organisasyon at maging sa civil society. At ang Book Nook ay nagsisilbing catalyst para sa pagtatayo ng kultura ng pagbabasa. At hindi lang pagbabasa, kundi maging may akda din o author. Ang NBDB ay nagkaka-inisyatiba para mabigyan ng pagpapahalaga ang mga pangailangan ng parehong mambabasa at mga gumagawa ng babasahin. So ano yung NBDB? So bahagi pa rin ito ng FAQ. So ang NBDB ang book agency dito sa ating kapuluan na nag-i-envision ng bansa ay mayroong buhay na book publishing industry. So ang NBDB din ay leading catalyst para sa building of culture ng reading at authorship para mapagsilbihan ang lahat ng edad at bawat Pilipino. So ayon naman sa dokumento ng NBDB tungkol sa mga objective o mga layunin ng Book Nook, ito yung mga sumusunod. So hindi bababa sa 70 bahagdan ang mga partner project implementers ay mula sa mga katutubo at mga kapatid natin na Moro. So kaya marami o kalakhang bahagi ng ating mga kapwa Book Nook sa buong kapuluan ay nasa Mindanao at nasa Norte. Pero dito sa Marinduque, wala man katutubo, dito sa Rehiyong Mimaropa ay meron din tayong mga kapwa na Book Nook at binubuo yan ng mahigit sa 70 bahagdan. At 100% ng mga target site ay mabibigyan ng mga libro mula sa NBDB para mapagtayo ng Book Nook na binubuo ng mga locally authored na mga aklat. So, hindi bababa sa 2 individual ang dadaan sa pagsasanay. Kaya tayo mayroong
area coordinator at meron tayong co-area coordinator at meron din tayong mga technical consultant at monitoring staff at maging ang kasamahan natin na advisory board. So sila ay may access para sa mga pagsasanay, para sa pagpapatakbo ng Book Nook. At isang daang bahagdan din ay na mga target na reading spaces ay makagawa at makapag-implementa ng mga tuntunin. So galing yan sa manual of operation at sustainability plans. At hindi bababa sa tatlong mga tiyak na programa sa kanya-kanya Book Nook ang magagawa at masisimulan natin. At mahigit na 70% sa 40 target site ay maging fully operational ngayong buwan ng Setyembre. So ito ay sa pakikipag-ugnayan ng NBDB sa mga lokal na pamahalaan, civil society organizations at maging sa mga non-governmental na grupo pangkat. So nagsimula na ito noong Mayo at noong nakaraan na Hunyo tayo ay gumawa ng sulat, 10 ng ating Pangulo sa Marinduque State College sa interest natin na makapag-servisyo sa ating komunidad. Kaya simula noon ay ito na session na natin ang Memorandum of Agreement at kumuha din tayo ng approval sa Management Committee at dumana ito sa Administrative Council at nabigyan na rin ng approval at ng otoridad ng ating Pangulo para lumagda sa kasunduan at sa pagitan ng MSC at ng NBDB. At nitong July at August ay dumaan tayo sa mga serye ng mga pagsasanay at ngayon ay nagsasagawa na rin tayo ng ating pagsasanay para sa mga storybook tellers. At ngayong Setyembre, sinasagawa yan kasama ng ating seminar sa copyright at fair use, sa cataloging at sa borrowing ng mga material natin sa Book Nook. At ngayong Setyembre, abangan nyo ang tiyak na petsa ng paglulunsad ng Book Nook Marinduque kasama ang iba pang Book Nook sa buong kapuluan. So ito yung nabanggit natin na Manual of Operations na nakaraan na Agosto ay nagsagawa na ng 3 araw na input at pagsasanay at workshop para isapinal. So ang content na nilalaman nito ay binubuo ng 18 na bahagi. So mula sa mission, goal, statements, kung sino yung gumagamit ng Book Nook at ano ang kanilang mga responsibilidad hanggang doon sa actual na paggamit ng mga material sa Book Nook natin ay sinagawa na. So binuto ng iba't ibang mga cluster at napasama tayo sa cluster ng Akadim kasama ang Ifugao State University, Ramon Magsaysay Memorial College, sa General Santos at sa Mindanao State University sa Maguindanao. So yan yung mga nakasama natin. So ibang cluster yung DepEd, iba yung LGU at iba din yung mga civil society na organization. At lahat ng nakasaad dito na nilalaman ay ginawa na ng draft at ito ay ipa-finalize na at riripasuhin para meron tayong kanya-kanyang MOP na akma sa ating cluster. So para naman sa sustainability team, so nagkameron tayo ng 4 na katangian kung ano dapat ang paraan kung paano magpapatuloy sa likas kayang paraan ang ating Book Nook. So ang daw robust na Book Nook sites ay kailangan sustainable at likas kaya. Pangalawa, ang Book Nook project ay mapapalakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapasidad sa pamamagitan ng pagpapagunay sa LGU, NGO at CSO at dun mismo sa komunidad. So pangatlo, baka gawa tayo ng ugnayan din, hindi lang doon sa nabanggit kanina, kundi doon sa mga kapwa na area coordinator, sa mga advisory board, sa mga implementation team, sa ibang Book Nook sa buong kapuluan para magkameron tayo ng peer-to-peer na mentoring. At pang-apat, ang mahalaga dito, kagaya ng sinasabi ng executive director ng
NBDB na kailangan ay angkinin natin to. Meron tayong community ownership. Kaya nga tayo may kanya-kanyang action plan at sustainability plan para meron tayong sariling pag-aari. Meron tayong pag-aari sa komunidad. So, batay naman sa MOA, meron ilang mga kahingian sa bahagi ng NBDB. At ito ay ang mga sumusunod, makipag-ugnayan sa partner implementer. So ang partner implementer ng NBDB sa Marinduque ay Marinduque State College. Kaya meron tayong Book Nook Marinduque dahil dito. Kasunod ay magkameron ng logistical na suporta at kahingian para ma-capacitate ang mga tao, ang mga kasama natin sa sustainability team at sa atin board of advisors. So, meron din tayong inihanda na sustainability plan at nakita nyo na ilang bahagi kanina at yung tinutukoy din na manual of operation ay galing din sa NBDB. So, yung Book Nook package ay binubuo ng mga libro na may akda ay Pilipino. So lahat yan ay 300,000 na worth na mga aklat para sa 50 na mahigit na mga Book Nook sa buong bansa. At syempre, pag na-bid na yan, dumana sa procurement process, ay hahakutin yan o ipapadala ng NBDB sa mga Book Nook site at dito sa Marinduque, dyan sa Barangay Kapayang sa Bugtog. At pag natanggap na, kinakailangan ay i-review nila ang lahat ng mga ulat na pinapadala ng MSC. So para mayroong continuity ang ating ginagawa. At panghuli, magkameron ng monitoring at evaluation sa mga naitayong Book Nook sites. So sa bahagi naman ng host implementer, ito naman yung mga kahingian. So una, identify at mag-provide ng mga storytellers. So meron na tayong napili na master storyteller. So galing sa DepEd, sa Marinduque State College. At meron na rin tayong mga nag-aaral na mga novice storyteller para matuto. So pangalawa, magkipag-ugnayan uli at tanggapin yung Book Nook package sa pamamagitan ng courier. So mula sa opisina o tanggapan ng NBDB sa Lungsod, Quezon. Pangatlo, makipagtulungan sa paglulunsad ng Book Nook, hindi lang dito sa Marinduque, kundi sa ibang bahagi din ng kapuluan na mayroong programa at imbitasyon. So matiyak din na mayroong 100 na Book Nook cards ang magagamit at ma-accomplish ng ating mga Book Nook users. At ganun din, ay meron 5 buwan ng report na ipapadala at ipapasa sa NBDB. At magkameron ng lingguhan na dokumentasyon kung ano nangyari, eksena, maganap sa Book Nook site natin dito sa Marinduque. At syempre makipag-coordinate sa NBDB kung ano yung mga update, kung ano yung mga mayayari sa susunod. At tulungan ang NBDB sa monitoring at evaluation. So nung una din natin na nakita ang executive director si Ma'am Charisse ng NBDB ang kanyang naging basehan ng proyektong ito ng mga Book Nook sites ay yung 2017 na NBDB readership survey. So huwag kayong mag-alala, dated ito, pero nung lang nakaraan na 13 ng Setyembre ay nagkameron na tayo ng focus group discussion at ina-update na to every 4 years, parang Olympics. So nung huli ay 2013 o 2014, tapos 2017 yung sumunod, at yung 2021 ay ginagawa na ngayon ng NBDB. So ilang tiyak lang na mga detalye tungkol doon sa readership natin. So ano yung rate ng mga nagbabasa at ilang oras ang ginagamit sa pagbabasa? So ang pinakamaraming nagbabasa ay mga non-school na mga libro. So ito yung mga naka-print at yung mga audio at e-books. At mahigit sa 13 oras sa isang buwan ang tinutustos ng mga mababasa at
mahigit sa 92.58 na bahagdan ang nagbabasa ng print, audio at ebook na formats. At ano naman yung top 10 na genre na binabasa ng mga readers natin? So, ang pinakang mataas, yung top 3 na pinakang mataas daw ay yung picture books at story books for children na binubuo ng 72.7 na bagdan. Ang pangalawa ay short story for children na halos kapantay lang, 71.2%. At ang pangatlo ay encyclopedia, almanac, dictionary, thesaurus, atlas at mga mapa o mga reference na mga materials. So 59%. So yan ang pinakang popular na genre para sa mga mambabasa. So kung ikukumpara yung mga adult at yung mga children o yung mga na mga mambabasa, mapapansin natin simula noong 2003, 90% pa yung nagbabasa, noong 2012 ay 80%, at nitong nakaraan na sa pagitan ng 2012 at 2017 ay medyo pababa yun natin bilang at bahagdan. So hindi ito masyadong maganda na resulta, pero kailangan natin makita yung realidad para mapag-ibayo natin ito. Kaya merong Book Nook at merong readership survey at ina-update yan at tinatayo sa ating mga komunidad. At para makatulong sa NBDB at sa ating mga community of readers, so meron din proyekto para sa mga sa storytelling. So ito yung detalye. At ito yung mga layunin kung bakit sinasagawa yung storytelling na session. So una, para ma-assess kung ano ba ang alam o nalalaman ng ating mga learners o mga novice na story tellers tungkol sa storytelling. Pangalawa, mapakita kung ano yung latest trends tsaka technique sa pagsasagawa ng storytelling. Pangatlo, matalakay kung ano yung iba't ibang mga salik at mga hamon sa storytelling. So pang-apat, ma-provide ang mga pangailangan ng mga ersisyo para ma-engage natin yung mga learners at matiyak natin na kanilang absorption, yung pag-absorb ng impormasyon ay mataas. At panglima, makapagbigay din ng mentoring at coaching para sa mga learners para matapos yung hindi bababasa 15 oras at 4 na sessions. So huli, effectively makapag-impart ng knowledge sa storytelling sa mga learners. So yun yung mga layunin, at ito naman yung disenyo ng pagsasanay na binahagi ng NBDB. So binubuo ito ng 5 bahagi at 3 oras sa isang session. So pwede naman itong maging flexible, pero yan, kung mayroong mga pangailangan na mag-adjust, ay meron naman mga supplementary na mga gawain. So yan yung ginagawa ni na Ma'am Lani at ng ating mga mag-aaral sa Graduate Diploma in Cultural Education, at kumukuha ng creative writing bilang bridging course, at ilang mga miyembro ng Theater Guild. At meron din mga guro at mga mananaliksik na kasama dito sa storytelling sessions. So ano ba mangyayari? Sa unang phase ay kasama natin ang mga estudyante, ang mga guro at mga teacher scholars. So nagsimula na yan noong September 6 at noong September 13, pero may pagbabago dito. Ginawa nilang Biyernes palagi yung kanilang session. Kaya yung una nilang session ay September 10 at September 17 yung kasunod. At yun, iba pang mga bahagi ay in-adjust depende sa availability ng mga learners. So ang inaasahan na output, kahit merong mga pagbabago, ay merong mga nakasulat, at sa huling meeting ng storytelling na activity ay may gagawin na
pagkukwento, actual na storytelling, at ito ay gagawin dapat doon sa area natin sa Barangay Kapayan, pero yung ibang mga session ay online at virtual sa pamamagitan ng Google Meet. So kung hindi posible, ay tayo ay magre-record at ipapakita na lang natin sa social media natin ng mga account sa Facebook, at meron na rin tayong YouTube na channel para sa Book Nook Marinduque. So pagkatapos, sa darating na Oktubre, meron tayong phase 2 ng story writing. So kasama natin ang ating mga manunulat at mga mag-aaral, at isa sa mga nauna na tagapagtatag na Litera Club na nanalo kailan lang doon sa 2021 na Maningning Miklat na Poetry Award. Ay, so silang kanilang grupo yan, at meron din tayong ilang mga teacher broadcaster ng DepEd TV na makakasama din dito sa story writing. So meron na tayong sinagawa na pananaliksik tungkol sa mga toponyms at yung mga paliwanag kung saan nagmula yung mga pangalan ng ating mga barangay dito sa Marinduque. At syempre, dahil nabanggit na kanina na para to sa mga marginalized, sa mga vulnerable, sa mga indigenous people, at sa mga Moro natin na kapatid. So kailangan natin maging sensitibo sa pagsusulat, at dapat ay hindi natin masaktan yun ay kanino man damdamin. At syempre, papakita din natin kung ano ang children at young adult literature bilang genre. At nakita naman natin to sa datos na para sa mga matatanda at para sa mga bata ay yan yung patok na basahin. At panguli, magkakameron tayo ng workshop at magkakameron ng dramatic reading. So hindi tayo dito natatapos. Magbibigay tayo ng anunsyo sa susunod kung ano magiging kahinat na nito, kasama ang mga writer natin, editor sa ating publikasyon sa MSCians, at yung mga kumukuha ng creative writing, malikayang pagsulat ng bridging course. So meron tayong iba't ibang format at platform, katulad ng podcast. Nakita ko, nagiging popular na yung podcast. So meron ng sariling channel, yung iba natin mga mamamahayag, kahit yung mga artista ay nagpo-podcast na rin. At nakita ko rin, mahalaga yung pagsasalin para hindi lang dito sa Marinduque mabasa, o hindi lang sa mga gumagamit ng Tagalog, kundi sa iba't ibang mga regional na mga salita. At yun iba ay mas visual, kaya meron tayong graphic novel at comics. So kagaya ng Marvel na mga comics o DC comics na bago pang maging magkameron ng adaptation, katulad ng 13 ay graphic novel muna o nasa comics na format. At panghuli, inaanyayahan natin ang mga kababayan natin at yung mga kaibigan at mga volunteer natin sa Book Nook Marinduque na makilahok sa ating mga gawain at tabayanan natin sa darating na mga araw, linggo at buwan ang mga gagawin sa Book Nook Marinduque. So antabayanan nyo lang yung mga detalye at anunsyo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. So maraming salamat at magandang araw sa lahat.